fighter. At yung pinaka ng bully sa'yo dito, ang Special Assistant to the President, Anton Lagdameo. Siya yung first, yung unang-una pa lang. Hindi ko alam saan nanggagaling yung galit niya, yung bago pa kami nanchuhin niya. Hanggang sa huli. Yung sabi ko nga siya, ginawa niya ako ng istorya, kaya nagalit sa akin yung mga tao. Then, yeah, nagtuloy-tuloy yan, siya yung nag-cause kung bakit galit. Kasi isipin mo ha, Marlica, hindi ako lumalabas, hindi ko nakakasama tong mga taong to. Ba't sila sa akin galit? Hindi ako lumalabas eh. Di ba, ba't kayo magagalit sa akin? Anong ginawa ko sa inyo? Di ba? Mm-hmm. Tapos ngayon, magagalit kayo sa akin kasi I'm speaking my truth. Have you ever, hindi kayo ako eh. Hindi nyo alam yung sakit na dinaanan ko tsaka yung nakikita kong mali na nangyayari ngayon sa bansa natin na ginagawa nyong laruan yung Pilipinas. Di ba na parang, yeah. Oh, sige, kaya namin to. Eto, kaya namin gawin. Yun ang parang ginagawa yeah. nyong laruan ang mamamayang Pilipino. Binababoy nyo eh. Alam yeah. mo yung parang, yun eh, parang ginawa nila sa akin, ngayon ginagawa ng pangkalahatan. Kasi they feel so yeah. powerful. Alam mo yun? Alam mo, recently, nag-uusap tayo, nakilala natin yung isa't isa, you tell your stories, and sabi ko nga sa'yo, mas matapang ka sa akin. In terms of pinagdaanan, di ba sinabi ko sa'yo yan? Mm-hmm. And I cried, you know, sa mga naka... Alam mo, bira akong umiyak sa live ko kasi I want to show people na I'm strong. Pero doon gusto kong balikan kasi may nagpapatanong nito sa akin. Yung binalya ka ni Anton Lagdameo sa CR, hindi ko masyado na ano yun eh, na sundutan yung tanong doon. Pinapatanong nung ating mga viewers, nung binalya ka niya sa CR, di ba dalawang pagkakataon, yung una sinabi niya, oh, kung kailangan mo lang ng, you know, tsuk-tsak, andito lang ako. At una, hindi niya nirespeto yung uncle niya, which is your partner. So, gustong tanungin ng bayan, ano exactly yung binalya ka sa CR? Paano ba nag-start na gusto ka niyang, I'm so sorry, pero kailangan kasi malaman ng publiko, malungkot man ang naranasan mo, Miss Cathy, pero kailangan makita ng tao kung ano yung naganap. Kasi hindi ito biro. You are victim. Napanood ko yung vlog mo actually. You are a rape victim. Mm-mm. Alam ko yung mga iba dito, hindi yun narinig kung napanood nyo yung video ni Cathy doon sa ano sa third floor. Alam mo, naiyak ako doon nung kinukwento mo sa akin na you're a rape victim. Sabi ko sa kanya, you are stronger than me. So, masakit sa akin bilang babae. Sorry, sorry po. Yeah. Masakit sa akin na... you know, you can talk about that later doon sa unang nangyari sa'yo. Pero nangyari na sa'yo when you are like 18, 19, nang biktima ka ng rape. Then now, etong mga taong ito na, like ni Anton Lagdameo actually, na binalya ka sa CR, alam ko malungkot, ba't talhin mo kami doon sa moment na yun? Ano ba nangyari talaga doon? Yung ano kasi, parang, ako kasi, parang sabi ko nga, simula nang may nangyari sa akin, na-rape ako. Ano siya? Parang feeling ko wala na magseseryoso sa akin. So, whoever is there, ano lang, parang, oh, mahal ako na ito. Parang, sige, pagsisilbihan ko to. Parang, yan na yun. Parang slave. Alam mo yung ganun, di ba? Kasi iniisip mo yun na, oh, wala na eh. Wala na magseseryoso. So, syempre, hindi naman ako nagka-boyfriend noon. Kahit i-kalkalin nila, grade school, high school, never ako nagka-boyfriend talaga. So, nung nangyari to sa akin, na-shock ako. Kasi diba, parang, hindi mo ina-expect. Na parang, you know, yung parang you respect them, then you thought, edukado, and, chewin niya. Tapos parang, nag-CR ako, tapos sumunod siya. Tapos sabi ni, tapos yun na, bigla lumabas ako, bigla nagulat ako, hinila na ako sa CR ng lalaki. Tapos na itulak ako. Alam mo yun? Parang... Ano yung words niya? Nung tinulak ka niya? Wala. Sabi lang niya sa akin, come on, Cathy. Come on. Sabi niya, I know naman that you like this too. So sabi ko, huh? Sabi ko, no. Sabi ko, tinulak ko siya. Tapos, sobra siyang lasing eh.
sobra siyang bangag na lasing, hindi ko na maintindihan kung ay, na, more okay. on lang. Eh, hindi ko alam kung, kasi kapag kunwari, sobra kang high, dapat gising kayo, di ba, sa cocaine. Hindi, alam mo yung ginagawa mo, malakas lang yung loob mo. So, nakakakilabot. Kasi, paano ka nakatakas dun sa, di ba, binalya, tinula ka niya, oh, come on, Cathy, you know, I know you like it. You like kasi it. Kasi yung CR na lalaki, hindi siya nasasara. So, okay. May CR. Okay. Kasi, it's, yung flooring restaurant ko, it's all wood. So, pag may maglalakad, maririnig mo. I think he's so sensitive kasi nga, di ba, pag ganun, di ba, parang narinig, natulak ko siya eh. Tapos I run. Tapos hindi ko alam kung anong mararamdaman ko that time. Tapos napaupo lang. Kasi nag-recall eh. Alam mo yung bumalik yung lahat. Yeah, yung I know, yung flashback. Time, yeah, yeah. Oo, parang, I thought, tapos na to eh. Ngayon pa bang matanda na ako? Nangyayari to ulit? Kaya nga ako, parang, sabi ko talaga, I promise myself, pag nangyari to sa anak ko, hindi ko talaga mapapatawad, papatay talaga. Yung ganun ka. Yung ganun as a mother. Oo, tapos kaya nga, for the longest time, parang wala akong, may mga nakaalam, taga Davao din yan. Uh-huh. Tapos konti lang, tas close din sa amin. Tapos ano, hindi ko makwento. Kasi, pinoprotect mo din siya, di ba? Kaya nga, yeah. Ang sakit-sakit sa akin na naghiwalay kami na ako pa yung pinasama, na ako yung maraming masamang experience. Teka, nakwento mo to kay Tony Boy, di ba? May sabi oo, niya. Oo, nakwento ko. At ang sabi niya, hayaan mo na, ano ba yun sabi niya? Sabi niya, hayaan mo, lasing lang yan, tsaka sabog lang yan. Sabog lang, oo. Ganun. Oo, ganun yung ano niya sa akin. Kasi lasing din siya noon, tsaka, you know, he's taking. So, hayaan mo na. Sabog lang yan. Sabi ko, baka hindi ka na kilala. Sabi ko, ha? Paano niya ako hindi makikilala? Hello? Tapos, hindi nga lang first time in front of other people. Talagang sinabi niya, oh, Cathy, ha? Alam mo naman, malapit lang yung bahay natin. Di ba? Malapit lang yung bahay natin. Kapag hindi na kaya, alam mo, hindi na kaya ng tito ko. Oh my God. Andyan lang ako. Di ba, parang, sabi ko, ano ba? So, mali. Paano ka nag-heal or nag-recuperate dito sa experience na to? Siyempre, kung, di ba, normally, kapag ganitong nangyayari sa isang babae, iiwasan mo yung taong yun or it's either you file a case against him. Right? Did you ever think na mag-file ng case against him? Or paano mo, for sure, hindi mo pinurso yun. Paano mo iniwasan? Iniwasan mo ba siya tuwing pupunta siya doon? Kasi kamag-anak niya to eh. They always go, di ba? Yeah. The sa house niya, mm-hmm. Sa bahay niya, sa restaurant. Parang civil ako, pero ayoko talagang to be around him. Ayoko talaga. Parang, do you think alam to ng wife niya, yung mga ginagawa niya? Ang alam ko, alam na may pagkababaero siya. Hindi, ang alam ko, hindi lang kasi ako yung naganito niya. Yun ang alam ko. Kasi nung, you know, yung may nagtatrabaho sa kanila, dating nagtatrabaho sa kanila, nagkwento din sa akin. So, yeah. Sorry ha, naano ulit ako. Alam mo, ayaw ko na kita tanungin, mga kababayan, ayaw na kita tanungin doon sa first na yung victim ka ng rape. Kasi napag-usapan mo na yun, ayaw ko nang masyadong masakit na memories, ano? I know we're gonna cry together. Pero dun sa mga palangga, nandoon po yung revelation ni Miss Cathy sa third floor studio. Panoorin nyo, nandoon yun eh. Kaya nga na-shock ako na you're very spontaneous. Habang pinapanood ko to, di ba we talked about it, na ang sabi ko, parang I'm not ready for that, yung revelation mo. Parang yun ang sabi ko sa iyo, parang napakasakit yon. Ako as your friend, na sabi ko, ikaw, you know, we can talk about it, but you know, when you're ready. Kasi ayokong bumalik yung flashback ng ano eh, ng mga pangit. Kasi di ba usually, I don't know, mag-agree yung mga kababayan natin, yung mga pangit natin sa buhay, na eksperyensya, pinipilit natin kinakalimutan, and we moved on. Di ba? So, alam mo, sabi ko nga, yung na-rape ako, hindi ko na iniiyakan eh, kasi I have a beautiful daughter. Mm-hmm. Iba kasi yun. Kasi alam mo, yung experience ko kasi ganito. Yung parang, yung na-rape ako kasi wala akong relationship.
Okay, naisindihan mo. So you're so, willing wala, to you're willing to talk about it again. Okay lang sa'yo. Yeah, parang yung explain okay. ko lang kung bakit. Okay, sige. Pag pinag-usapan natin yung na-rape ka, sa nangyari sa akin with Anton. Kasi yes. The reason why hindi ko iiyakan yung na-rape ako, I don't have a deeper relationship with that person. Wala kaming relasyon, as in, you know, wala kami, hindi kami parang Tony Boy and me. Nagigets nyo? So yes. Parang walang emotions. Walang feelings. So parang, okay, then I never had any boyfriend. So hindi ko pa alam yung format nung paano ma-in-love. Paano you're ma-in-love. Young. You're like 18, going 19, yeah. Diba? Oo. Yeah, 19 and these people ako. Also, Kathy, diba? It's, they're all from the powerful family din, diba? So then, after that, so parang ako, mas madali ako maka-move on with yeah. that. Kasi nga, wala kang investment ng emotion, ng feelings. Pero yung kay Tony Boy tsaka kay Anton, kaya ako umiiyak. Kasi, I trusted a then, person that I love. Then I thought, I'm safe. Tapos, pagtanggol ka. Yeah. Or pagtatanggol ka na ano. Kaya, minsan nga eh, yung parang minsan pumasok nga, siguro kaya hindi ako nire-respeto ng mga barkadan din ni Tony Boy. Baka ginawa niya rin ako ng story na, oh, natikman ko yan or something. Naintindihan mo? Yes, kung ano yes, yung tumatakbo. Yes. Just imagine 10 years, ganun yung utak they can, ko. Well, I think they can, may, ako, mag, baka, na kasi, yeah. If they can fabricate a crime, they can fabricate a simple story like that. Yeah, they did that to me. May lalaki ako, diba? Yung chismis pa nga sa akin dati, ang naging lalaki ko, si Mike Toledo, hiyang-hiya ako dun sa mama. Diba? May pati Pacquiao. Oo, pati Diyos ko, Pacquiao. I work with Pacquiao. Parang ang sabi ko, wala na nga akong, and wala nang maibabato sa akin. Parang bato niya na, durug na ako. Sabi ko nga, diba, yung interview ko kagabi, you need to be broken and you need to die for you to be reborn again and be stronger than ever. You know, that's what happened to me. And I think, yun nga, divine intervention, I guess God asking me to do this now because to redeem myself na okay Kathy, kailangan mong daanan to, gawin mo to lahat for me. It's like si, 'di ba? You know, nasa Bible yeah. yan nila. Yeah, 'di ba? Remember I told you, no? Sabi ko I like you. Gusto ko makapagkaroon tayo ng regular na chikahan about yeah. life, yung hindi about politics. Gusto kong makilala ka pa ng tao, 'di ba? Sabi ko nga just be active, tuloy-tuloy yung laban. Pero you know, yung story mo kasi it's really irrelevant dito sa issue ng droga. Yes. But you have to tell your story, your personal experience para maunawaan ka ng tao. So hindi natin pwede kasing iwasan yung hindi tayo pwedeng lumaktaw. Diba? Hindi natin pwedeng laktawan yung kwento mo. So kaya natin napag-uusapan to, yung experience mo. Pero if you talk about pag pinatawag ka nila sa kinasuhan ka man sa korte man ito, sa kongreso, sa senado, ang issue dito, yung you as an eyewitness, yes. not as si Kathy na in love, na budol, na minaltrator. Well, actually, issue ng gobyerno yan eh. Yung abuse. Violence against women. Violence against women, yes. And children. Yeah, Bausi, so, diba? Then, yeah. Diba? Then, second to that, yung meron akong, may nagsasabi sa akin ng mga, yung parang may nakaka, kasi hindi ako nag-watch ng ibang blog, or kapag negative, or like, anything. So, parang may nagsasabi na, yung, wag natin iligaw, yung corruption, okay naman yung statement ni Kathy, ganyan-ganyan siya. Hindi ho eh. Kaya nga mas lalong corrupt. Kasi nga, drug addict. Diba? Mga user po. So, wag nating i-ano yun. Wag nating i-neglect yung sistema na yun. Kasi we're, nililid tayo ng mga grupo ng mga drugista. Yun nga yung kanilang defense na bakit paniniwalaan ng isang Kathy exactly. na nagkaroon ng ex-boyfriend na kasama doon sa Baltis 5 that older than him. Mga ganun yung mga tira eh. Which is really irrelevant. Hindi naman yun ang issue doon. Nakita mo si Marcos Jr. na nagka-hangout na iyong ex-boyfriend and also si Lisa ay mismo inabutan ka. Pero, again, ayaw nilang pag-usapan
Pero sa halip, itong mga taong ito sa Kongreso, Senado, o mga circle, mga nasa politika, ay gusto nilang tirahin yung personal experience mo.